Magandang araw, Professor X. May mga few questions lang akong gustong itanong sa'yo kasi alam kong magaling ka sa history. Sige, G ako dyan, G. Yung unang tanong po, ito ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Pinakamahabang tulay sa Pilipinas? Alam ko ano yan eh. Nandun niya sa history. Pinag-aaralan pa lang yan, nung elementary pa lang eh. Tingin ko ano, NLEX o kaya ano, SLEX. Tama ba? Kasi narinig ko na yun sa tenga ko. Ang tamang sagot yung tingin ko, ano eh. Hindi siguro NLEX, sa tingin ko SLEX sagot yan. Pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Yung nagdudugtong yan, di ba, sa ano, sa Samar tsaka Leyte, no? Oo, yun, tama, yun yun, tama. No? SLEX yun, SLEX yun. Pangalawang pong tanong. Si Melchor Aquino, kilala siya bilang ina ng Katipunan. Sino? Ano pa yung... Melchora? Oh, Melchor Aquino. Kilala? Bilang ina ng Katipunan. Oh. Ano pa yung isang bansag sa kanya? Ina ng lahat. Hindi. Tingin ko, hindi. May ano pa dyan eh, may term pa dyan eh, maliban sa ina ng lahat. Ano siya eh? Melchor Aquino. Mga kamag-anak yun eh, ano? Ninoy Aquino. Pwede, mag-apelyido yun. Oo, kasi ano ko, nabasa ko yan sa ano eh, sa history. Pwede ka mag-anak ni Melchor Aquino si ano, Ninoy Aquino, yan. Pwede yung tawag sa kanya, maliban sa ina ng Katipunan, Ninoy Aquino pa. Yun, Ninoy Aquino. Pangatlo pong tanong. Oo. Oh. Di ba may tatlong pari nun? Oo, oh, tatlong pari. Sina Gomez, Burgos, at Zamora. Oo. Oh. Kilala sila sa tawag na ano? Majorha. Majorha ba yun? Hindi. Hindi yun major eh. Pero ano eh, yun yung madalas na sinasabi ng mga ano eh, mga kabataan ngayon, major ha yung tawag sa'yo. Kaya majoha, yun ba yun? Basta. Bakit majoha? Aba, ewan ko. Kasi sabi nila, ano daw eh, padre daw eh. Hindi naman... Pinagsama-sama yung pangalan nilang tatlo. Oo, oh, yung mga apelido, yung Gomez, Burgos, tsaka Zamora. Pero alam ko yung tamang sagot dyan, ano, Gumbursa, yun. Mm. Gumbursa. Kasi elementary ko lang, pinag-aaralan na yan. Oo, oh, pinag-aaralan na yan eh. Sunod po, ano yung palayaw ni Jose Rizal? Si Rizal. Kasi nakikita ko 'yan sa dito sa Metro Manila, may street 'yan eh. Oo, meron. May street. Oh, kaya alam ko ang tamang sagot diyan, JP Rizal. JP Rizal 'yan kasi 'di ba pangalan niya Jose, ang middle initial niya P. Protasio 'yun, 'di ba? Tapos Rizal. Oh, 'yun. JP Rizal. 'Yun ang ano talaga niya, ang tawag sa kanya, ang nickname niya. Pero tingin ko hindi ano eh, hindi JP Rizal. Kasi medyo bastos yung ano niya, nickname niya. Sunod po, sinong bayani ang nasa 1 peso coin? Sinong bayani? Si ano? Si Jose. Sinong Jose? Jose Manalo. Pwede. Oo, Jose, no? Oo, siya yun. Yung nag-iisang ano, yung na diba nasa iba yung 1 peso coin. Tapos may itsura nung ano, tao. Siya yun. Si Jose yun, Manalo. Tsaka mahalata mo naman na si Jose Manalo yun kasi may ano eh, may mga pores. Open force. Oh, yun. Kaya malamang si Jose yun. Kasi manalo yun yung nasa 1 peso coin. Last question. Totoo ba na nagmula ang tao sa unggoy? Sa tingin ko, sa science kasi, pinag-aaral niyan, tsaka sa history, sa tingin ko, nagmula yung tao talaga sa unggoy. Kasi kung mapapansin nyo ah, sa buong mundo, sa lahat ng hayop, kinukumpara ang tao sa unggoy. Tsaka, tignan mo naman ha, yung nanunod ngayon ng video na to, malamang ungguyan. Oh, malamang ungguyan. Kaya alam ko na ang tao nagmula sa unggoy. At yung nanunod ng video na to, totoo na isa ring unggoy. Salamat Professor X sa mga kasagutan. Oh, walang ano man. Naniniwala ko dun sa mga sagot mo kasi alam kong ano eh, paborito mo yung history, tsaka alam ko may pinag-aralan ka tungkol dun. Basta pag may mga tatanong kasi ay tungkol sa si history, tsaka sa mga siyensa. Siyensa ba yan? Siyensa. Siyensa, yan. Tatanungin nyo lang ako. Nito lang palagi si Professor X. Okay ba kayo? Goods ba kayo dyan? Sa mga sagot ko. Sana marami kayo natutunan kasi yung mga kabataan ngayon, puro TikTok na lang yung alam. Tapos pagpapaganda tsaka pagpapagwapo. Huwag nyo silang tutularan ah. Mag-aaral pa rin kayo.